Thank you, Maki. So, bukas din, aalis na ako. Nagpaalam ka na eh. Oh, maganap kayo na magmimisa bukas na umaga. Let us be quiet for a moment. No, manahimik muna tayo sandali as we open our hearts and our minds to the Spirit of the Lord, to the guidance of the presence of God among us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, be with us always. Send us your Spirit. Gabayan mo po kami, tulungan, protektahan. May we always find confidence in your presence. Make us strong and courageous in fulfilling your will. Renew us always. Gawing laging bago ang aming pananalig sa iyo at ang aming lakas upang tuparin ang iyong kalooban. We ask all this through Christ our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dinig na dinig ko yan. Alam naman po natin na the local church of the Philippines is preparing for 2021. Because this is the 500th anniversary of Christianity in the Philippines. Biro nyo, 500 taon na tayong Kristiyano. 500 years. No? So 2021, we celebrate the first Mass. We celebrate the first baptism. We celebrate the arrival of the Santo Niño 500 years. So it's so beautiful that we begin our Christian faith through the Santo Niño. And we are preparing for this by a novena. Parang a year after year novena. No? 9 years to prepare for 2021. This is a celebration of thanksgiving and renewal, proclaiming an era of new evangelization, a 9-year preparation. So, nung 2013, integral faith and formation. The year of the laity, the year of the poor, the year of the Eucharist and the family, the year of the parish as communion of communities. So, last year po yan. And this year, we celebrate the year of the clergy and consecrated persons. Next year, the year of the youth. In 2020, the year of ecumenism and interreligious dialogue. Our relationship with other Christians. Our relationship with non-Christians. And of course, Missio ad Gentes, no? The proclamation of the faith of the gospel to all the world in 2021. And so this year, 2018 is the year of the
Hindi dog, ha? The year of the clergy and consecrated persons. It was launched on the first Sunday of Advent, December 3, 2017. So last year, launched by the CBCP. Nung pong ni-launch yung Year of the Clergy and Consecrated Persons, ito po yung sabi ng CBCP, that this year, we aim towards the integral renewal of the values, mindsets, behavior, and lifestyles of the clergy and consecrated persons. Following the example of the Good Shepherd, they are invited to become servant leaders who care most especially for the least, the lost, and the last. So ano po ang expectation for this year of the clergy and consecrated persons? Unang-una, integral renewal as servant leaders. Kaya yung po yung title na pinili ko, renewed servant leaders. Because that is the expectation for this year. Mga punong lingkod, no? Na ginawang bago ng Panginoon. Made new servant leaders, namumuno, nangunguna sa paglilingkod. So what do we renew? We renew our values, our mindsets, paano tayo mag-isip, our perspectives about life and about the world, our behavior, our lifestyle, we renew. And where do we get this inspiration of renewal? Saan galing? Following the example of the Good Shepherd, caring for the least, the last, and the lost. And in a very special way, later we will see also, the inspiration and example of this renewal comes from the tender scene of Jesus washing the disciples' feet. No? So pagpapanibago ng mga pari, ng mga relyoso, mga relyosa, mga nagtalaga ng sarili, nakaugat sa kababaang loob ni Jesus. Pero makikita natin na ito ay pagpapanibago para sa lahat. We may focus on the clergy and consecrated persons, but the renewal also is an invitation for everyone. Nakakatuwa po, noong February 20 to 21, nagkaroon ng pastoral assembly sa diocese ng Cubao, sa Tagaytay, para magkaroon ng bagong pastoral priority ang diocese, sapagkat noong 2017, natapos na yung 8-point priority agenda. No, that was for 5 years. The 8-point priority agenda. And so, last February 20 to 21, representatives of all the parishes in the diocese had a plenary assembly. No, ang representatives po ng OLPP ay si Jonathan tsaka si Carrie at ako. No, so nandun kami. Kape ng kape. Para hindi antukin. Tsaka mani ng mani. No. So we were there, and this is a proposal. Of course, the final approval will be by the bishop. And the plenary proposed 8 priority agenda. Ang isa po dun,
is about the clergy. Molding the priests, molding shepherds after the heart of Jesus. That is one pastoral priority. And making it concrete, the goal is that priests who are integrated, holistic, and formed through gospel values towards joyful holiness. Huwag niyong itanong kung ano ibig sabihin kasi hindi ko alam eh. Basta ang alam ko, joyful holiness, ah, madali lang yan. Ako pa, bungis-ngis ako eh. No. I think in line with the year of the clergy, no, this is one of the pastoral priorities. Vocation, ongoing formation, and retirement center for priests. So, those are the three phases of this pastoral priority. Of course, this was proposed. Proposal lang ito sa obispo, and we will wait for the approval and launching of the new pastoral agenda of the Diocese of Cubao. So, renewal of ministers in line with the expectation of the year of the clergy and consecrated persons. So, this is one important expectation, renewal. Renewal through the inspiration and example of Jesus, especially the example of washing the disciples' feet. Kaya naman yung logo ng Year of the Clergy, washing of the disciples' feet as inspiration and example for the renewal of priests, religious and consecrated persons, and the renewal of everyone. Pagpapanibago ng pari, madre, at lahat ng talaga ng sarili, at lahat tayo gawing bago muli. No? Yun ang renewal. To make new once more. Gawing bago muli. Sabi ni Blessed Paul VI, mukhang magiging santo na sa October. The church must look with penetrating eyes within herself and ponder the mystery of her own being. So talking about the renewal of the Second Vatican Council, 1960s pa po yan. Pero hanggang ngayon may kahulugan yung kanyang sinabi. The church must look with penetrating eyes within herself, ponder the mystery of her own being. Laging susuriin ang sarili. Kamusta na tayo? Kamusta na ang buhay natin? Kamusta na ang landas na tinatahak natin? We examine ourselves, our thoughts. Paano tayo mag-isip? The words that we use. Our community as a church, our community as a parish, we always have to examine ourselves and to renew ourselves. Who we are and why we are here. There was a story by a priest studying in Rome, nag-aaral sa Rome. Sa Rome, usually you go around through the train, no? Sa subway. At sa terminal ng subway, usually meron diyang vicinity map. No, may mapa, no? Papakita doon kung nasan yung terminal ng tren at ano yung nasan yung mga exit, exit A, exit B. Tapos yung community o yung mapa.
na nakapaligid doon sa terminal. Usually, para malaman mo kung saan ka lalabas, meron doon nakalagay na arrow. Ang nakalagay doon, you are here. Diba? You are here. Para makita mo yung perspective. So, there is this vicinity map with the terminal and all the exits, and there is this arrow, you are here. Meron daw nag-vandal. May nag-vandalize nung vicinity map. Sa ilalim nung you are here, no, yan, parang ganyan, no? You are here. Sa ilalim nung you are here, may nagsulat. But why? You are here. Tapos may nag-vandal. But why? Bakit? Andiyan ka, oo. Bakit ka andiyan? Ay. Sulatan natin sa ilalim. Pakialam mo. But why? And that is the more difficult question. Why are we here? Bakit ka nandito? Bakit natin ginagawa ang ginagawa natin? Why do we do what we do? What is there in this life? Why do we continue to say yes to the Lord even if things become difficult? Bakit nandito pa rin tayo kahit mahirap? Mahirap pumunta dito. Why do we continue to say yes? Why do we continue to offer ourselves? Why? And this is the renewal that the Lord wants. And this is not easy. Tatanungin pa ba natin itong sarili natin? Eh, basta. Ginagawa ng iba, edi gawin din natin. Ginagawa ng marami, edi gawin din ng marami. Gawin na rin natin. We just go with the flow. Why ask ourselves? The mission is the same. The gospel message is the same. We are the same. The world is the same. What is new is our zeal, our inspiration, our enthusiasm. Hindi naman ho nagbabago ang mabuting balita. Hindi nagbabago ang katotohanan ng pananampalataya. Ano ang bago? Ah, yung gana na maglingkod, yung inspirasyon, yung lakas para hindi mapagod. Bagong inspirasyon. Our enthusiasm to do the will of God. Alam niyo po, nung linggo, alas 8 ng umaga, meron pong nagsimba na kaka-first communion niya lang. Alam ko eh, kasi friend ko yung nanay niya eh, sa Facebook, sa Instagram. Pinost nila yung first communion ng anak. At nakita ko nagsimba sila. Nakakatuwa. Kandi dyan sila nakaupo eh. Pagpila, pinauna nila yung anak. Nung pababa na ako, sabi nung anak, first time, I guess first time after first communion, sabi niya sa akin, Father, ako, excited na excited mag-communion. He was jumping. He was raising his hands. Kitang-kita ko, hiyang-hiya yung nanay eh. But I was smiling.
Because I saw his enthusiasm. Excited yung bata mag-communion. Excited. Excited mag-communion yung bata. Nakataas yung dalawang kamay. Father! Para namang lalampasan ko siya, no? And it was so wonderful to see that enthusiasm. Hindi ko sinasabi na pagpila nyo dito ng komunyon, magtaas kayo ng kamay, no? Tatawagin ko si Ador. Ador! Wag naman, no? Kaya lang sana yung silakbo, yung gana na mayroon tayo, eh sana ay matagpuan nating muli. Pagpapanibago ng ating pananalig sa Diyos. At how do we do this renewal? How do we do this renewal? According to the CBCP statement, fully aware that He comes from the Father, Jesus never lost that unity with His Heavenly Father while He lived on earth. His communion and intimacy with the Father moved Him to reach out to sinners and needy. It was the source of the impact of His words and the effectiveness of His miraculous deeds. As lay, clergy, and consecrated persons, we are invited to share in this communion and intimate relationship between Jesus and the Father. The first requirement for renewal is communion, to share in the communion and intimate relationship between Jesus and the Father. To share in that communion. Makapasok tayo sa pagkakaisa ni Jesus at ng Ama. Makapasok tayo sa pagkakaisang ito. Dito daw galing, no? It is from this communion that Jesus was moved to reach out to sinners and the needy. It is this communion that gives power to His words and to His miracles. Tandaan po natin, renewal becomes truly new only in Jesus. Ang pagpapanibago, hindi natin ginagawa para sa sarili natin. We do not renew ourselves. God renews us. God makes all things new. We do not renew ourselves. Ang pagpapanibago ay hindi natin ginagawa para sa sarili natin. Diyos ang magdadala ng pagpapanibago sa atin. Kaya ang unang paanyaya ay ang malapit at matibay na pagkakaisa sa Diyos. For it is God who make all things new. Revelation 21:5. Behold, the one who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." We do not renew ourselves. Hindi tayo ang nagpapalakas sa sarili natin. Hindi tayo ang nagpapalalim ng pananalig natin. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Ang Diyos ang nagpapatibay, nagpapanibago sa ating pananalig sa Kanya. That is why may mga bagay na hindi pwedeng wala. Panalangin.
This is non-negotiable. We are not made to choose. Hindi po tayo pinapipili. Gusto mong magdasal o hindi, bahala ka, hindi. Kailangan magdasal. Dahil ito ang koneksyon natin sa Diyos. Kung ang Diyos ang nagpapanibago sa atin, hindi pwedeng walang koneksyon. Hindi pwedeng walang koneksyon. Kung gusto nating manguna sa paglilingkod, kailangan manguna sa pagdarasal. To be first in service is to be first in prayer. Kung gustong manguna sa paglilingkod, kailangan manguna sa pagdarasal. Si C.S. Lewis po ay isang sikat na Christian author. Sabi niya, I pray because I can't help myself. I pray because I can't help myself. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. I pray because I am helpless. Nagdarasal ako kasi wala na akong magawa, wala na akong mahinga ng tulong. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. It doesn't change God. It changes me. I pray because I cannot help myself. Nagdarasal ako kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bakit? Kasi kailangan ko to. Kailangan ko to. At hindi pwedeng wala. Akala natin, pag nagdadasal tayo, Lord, ito yung kailangan ko, sana gustuhin mo rin. Like, we change God. But in reality, prayer changes us. We pray because we are helpless. We cannot do everything. We need God. We cannot do everything. Hindi natin kaya lahat. Hindi natin kaya lahat. Hindi natin alam lahat. Kailangan natin ng Diyos. Hihintayin pa ba natin na ang maging sitwasyon natin sa buhay, eh wala na tayong magawa at wala na tayong matakbuhan? Hihintayin pa ba natin na wala na tayong mahinga ng tulong bago tayo humingi ng tulong sa Diyos? Diba? Minsan pag nagigipit na, pag nasusukol na, pag wala nang pupuntahan, Lord, pinapangako ko sa iyo, tulungan mo lang ako dito, pinapangako sa iyo, magbabago na ako. Hihintayin pa ba natin yun? So, hindi pwedeng wala. At ito, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, naririndi na kayo sa akin. No, sabi kanina, ang nag-ordain sa akin, si Cardinal Sin, yes. And this, I remember from him. No, usually po, when we are ordained, the Cardinal invites us the day before. Sa Villa San Miguel, we sleep there. So that tomorrow, together, we go to the cathedral. And usually, the night before, we eat together with the cardinal and we have a small inspirational talk with the cardinal. At usually, mahaba yan. 2 oras, 3 oras, madaming sinasabi ang cardinal. Pero ito lang po natandaan ko. Isa lang. No? And I have always been repeating this to you. So that you may not forget. Sabi ng Cardinal, when you become a priest, you will be busy 1 hour before the Blessed Sacrament. When you are very, very busy, 2 hours before the Blessed Sacrament. So prayer. Pag busy tayo, magdasal. Pag mas busy, mas magdasal.
Mas kailangan natin. But unfortunately, what happens is when we become very busy, the first thing that we let go is our time of prayer. For a very long time, it has been my struggle how to regularize my prayer until I discovered a wonderful, wonderful pattern in my life. What works for me is that I pray before anything else. If my mass in the morning is 6:30, I need an hour before 6:30. If the mass is at 6, I need an hour before 6. That's my prayer and preparing personal. So very important. God renews us. And so for this renewal to be fulfilled, we have to stay connected. Stay connected with Him. Siyempre, hindi pwedeng wala si Thomas Merton. Sabi ni Thomas Merton, talking about Lenten season, Lent is not a season of punishment so much as a season of healing. Healing. Pinagagaling tayo ng Kwaresma. Alam natin kung ano ang activity ng Lent? Prayer, fasting, almsgiving. Fasting heals us from self-centeredness, self-denial. You deny yourself. It heals us from self-centeredness. Hindi tayo ang sentro ng mundo. May kapwa tayo. Almsgiving, no? Fasting heals us from self-centeredness so that we can also focus on others. Almsgiving heals us from greed. Hindi lang take, get ng get. Kailangan din ng give. Kailangan din ng share. Kailangan din ng serve. Almsgiving heals us from greed. And prayer heals us from pride. We are not self-sufficient. We cannot do everything. We do not know everything. We need God. And that is what prayer brings into our life. The humility to accept that we need God. Kailangan natin ang Diyos at hindi pwedeng wala siya. We cannot take care of ourselves on our own. We need God. Meron po akong kaibigan na ingat humingi sa Diyos. Sabi niya, Father, yung mga maliliit na bagay, hindi ko na hinihingi sa Diyos, yung malalaki lang. Sabi ko, bakit? Eh, kasi po baka maubos yung limit. May kota. Sabi ko, bakit? Palagay mo may kota sa biyaya ng Diyos. Ngayong buwan na to, dalawang boyfriend lang ibibigay ko. Nakapagbigay na ako sa dalawa, so yung isang humihingi, next month ka na. Ganun ba yun? Kaya nakakatuwa po na si Jesus nagpagaling ng biyana ni Pedro. Anong sakit? Lagnat! Lagnat! Usually, yung hinihingi natin ng kagalingan, cancer, no? Tumor, depression, yung mga terminal. But you know,
Jesus healed the mother-in-law of Peter from his fever. Because no small matter is outside the mercy of God. We need Him. Ako nga po, pati parking, pinagdadasal ko eh. Na, pag pumasok ka na sa SM, alam mo, naku, puno to, Lord. Bigyan mo naman ako ng parking. Pwede ba yung malapit sa elevator? May request pa eh, no? Yung malapit sa elevator. Minsan pinagbibigyan. Minsan hindi naman sinasabi, hoy, maglakad ka kaya. No? May kota? Naku, wala akong kota. Walang kota. But it is something that's not easy to understand. But it's something that we entrust to the Lord. Now, ito rin po. Paulit-ulit ko itong sasabihin dahil palagay ko kailangan natin to. If we do not realize how important this is for us, the world will not give us this. Silence. Pag hindi tayo kumbinsido na importante ang katahimikan, hindi ito ibibigay ng mundo. Bakit? Kasi sa mundo, pagtahimik, boring. Boring. But we need this. We need to keep quiet. Kanina po ay nagmisa ako sa mga Senakel sisters at kami ay nag-breakfast together. No? At ito yung pinag-usapan namin. No? Dati-rati, naiinggit ako doon sa mga taong, ang galing-galing mag-multitasking. Ang galing naman niya. Multitasking. Gagawin ito, gagawin ito, gagawin ito. Sabay-sabay. Then ngayon, may mga lumalabas na studies na hindi pala mabuti yun. Yung multitasking. Isa-isa lang. Kaya tuloy, yung sanay sa multitasking, hirap na hirap magdasal. Kasi habang nagdarasal, iisipin, ano nga yung gagawin ko mamaya? Ay, pwede ko, ano nga yung kanina? Hindi ko pa tapos. Kaya hirap na hirap mag-concentrate. Kaya ako po, naiinis ako pag kailangang mag-multitasking eh. Tapos sabi ko, kaya pala ganun pakiramdam ko, sabi ko na hindi maganda yun eh. No? Gusto po akong pag-aralin ng obispo. Pero naranasan ko na pong mag-aral habang parish priest. And it was not easy. Kung copy-paste lang, madali lang, no? And it was not easy, so I charitably and humbly begged off. Sabi ko, Bishop, gusto ko rin pong mag-aral, pero gusto ko po pag nag-aral ako, full-time akong estudyante. Sabi niya sa akin, huwag ka na lang mag-aral. In a world of noise, confusion, and conflict, it is necessary that there be places of silence, inner discipline, and peace. In such places, love can blossom. In silence, God ceases to be an idea and becomes an experience. Sa katahimikan daw po, ang Diyos ay hindi na lamang dito. Ang Diyos nararanasan natin. At yun ang pagkakaisa. Doon nagbibigay ng pagpapanibago sa ating buhay.
John chapter 21, verses 11 and following. Ano kaya yan? Towards the end of the book of John. Jesus talking to Peter, "Do you love me more than these? Feed my lambs. Do you love me? Tend my sheep. Do you love me? Feed my sheep." Yun ang tanong, mahal mo ba ako? Bago binigyan ng misyon, bago sinabing pakanin mo sila, tulungan mo sila, paglingkuran mo sila, si Jesus muna, mahal mo ba ako? Mahalaga yung pakikiisa kay Jesus. That is the first question. Do you love Jesus? For it is that love, it is in that love that we find the mission to serve. Do you love Jesus? Do we enjoy intimacy with the Lord? Gaano tayo ka-close sa Panginoon? Gaano tayo ka-close? Ganyan ba? O ganyan? Gaano tayo ka-close? And that is one important journey that we have to take as we open our hearts to renewal. Pagpapanibago galing sa Diyos, kailangan ng mahigpit, malalim at malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sabi ni Henry Nouwen, "Once you are in communion with God, you have the eyes to see, the ears to hear other people in whom God has also found a dwelling place." Pag ikaw ay malapit na sa Diyos, yung mata ng Diyos, parang mata mo na din. Yung tenga ng Diyos, parang tenga mo na din para makita at marinig sa ang Diyos na nasa kapwa mo din. Habang lumalapit tayo sa Diyos, lumalapit din pala. Ang tunay na paglapit sa Diyos ay paglapit sa kapwa. Hindi pwedeng malapit ka sa Diyos, pero malayo ka sa kapwa. May malaking pagkukulang sa paglapit sa Diyos pag hindi ka nalalapit din sa kapwa. So communion with the Father is also communion in mission. Pag tayo daw ay kaisa ng Diyos, yung mata niya, yung tenga niya ay nagiging atin para matagpuan ang Diyos sa kapwa, para matagpuan sa kapwa ang ating Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay paglapit din sa kapwa. True intimacy with God does not set us apart from humanity or from the world. The closer we get to God, the closer we get to each other. The closer we get to God, the closer we get to each other. Kaya kung pakiramdam natin, napakalayo natin sa isa't isa, baka po dahil malayo tayo sa Diyos. Sabi ng CBCP, for this year of the clergy and consecrated persons, with this inexhaustible strength in communion with the Father, Jesus was determined to serve and love those who were given to Him
even to the point of death, death on a cross. Because of this communion with the Father, He was determined to serve and love those who were given to Him, even to the point of death. Dahil sa mahigpit na pagkakaisa ni Jesus sa Ama, ito ang naging lakas para maglingkod at magbigay, magmahal hanggang sa wakas, hanggang sa kamatayan. Jesus' communion with His Father moved Him to wash His disciples' feet. Communion moved Him into mission. Hindi pwedeng malapit sa Diyos, pero malayo sa kapwa. Dahil ang tunay na malapit sa Diyos, naglilingkod sa kapwa. Merong isang hamon ang paglilingkod. Sabi ni Pope Benedict XVI, "To suffer with the other and for others, to suffer for the sake of truth and justice, to suffer out of love and in order to become a person who truly loves, these are fundamental elements of humanity, and to abandon them would destroy man himself." May mga bagay daw na nakaugat sa ating pagkatao na pag pinabayaan natin ay may epekto sa ating pagkatao. Ang pagsasakripisyo para sa kapwa, ang mahirapan dahil sa katotohanan at katarungan, ang mahirapan dahil sa pagmamahal. Sacrifice. To sacrifice because of love, because of truth, because of justice, because of others. This is what makes our humanity. Kaya tayo tao, dahil marunong tayong magmahal, marunong tayong tumulong, marunong tayong kumilatis ng katotohanan, ng katarungan, kahit pa mahirapan. Kahit pa mahirapan. Without this, would mean the destruction of our humanity. We are all entitled to our own opinion, but we are not entitled to our own facts. May totoo kung ano ang totoo. Sacrifice. Sino ang hindi nakakaunawa ng sakripisyo? Bawat pamilya alam ang ibig sabihin ng sakripisyo. Lalo na tayong Pilipino. Sino dito ang walang kakilala? Yung wala. Walang kakilala o walang kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi lahat ng Pilipino may kamag-anak o kakilala na nasa ibang bansa. Nagsakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Ang bayaw ko nasa Dubai. All of us. Because this is Filipino. Lahat tayo. Alam natin ang sakripisyo ng OFW. We all know that. We all know the pain, the danger
that they have to face. Diba? Yung kwento ng inabuso, nilagay pa sa freezer. That's the sacrifice. We all know that. And sometimes, unfortunately, this sacrifice goes to waste. Unfortunately, lahat ng ipapadala sa pamilya, sana pupunta. No, akala nung tatay nababayaran yung bahay na kinuha niya bago siya nag-ibang bansa. Pagbalik dito, ni singkong duling, walang naibayan. Sino ang hindi alam ang tungkol sa sakripisyo? We all know this. Walang estudyante na nakapagtapos nang hindi nagsakripisyo ng oras para mag-aral. Walang magulang na responsable na hindi nagsakripisyo kaysa ibigay sa sarili. Anong sabi natin? Isusubo na lang, ibibigay pa. Walang seminarista, walang postulant na naging pare o madre na hindi nagsakripisyo. Sacrifice is our life. But we are not complaining. Why? Because we realize sacrifice is genuine love. And if we want renewal in our mission, then there must be a renewal of the sense of sacrifice. Sa mga nagsimba po kanina, no, this will sound familiar. Kasi ngayon, ang kauna-unahang hinahanap natin ay kung ano ang madali. The easiest way. Kaya nga sikat na sikat ang ways. Yung app na ways. Why? Because in one click, it gives you the easiest way, the least traffic way. And that is what we want. That is what we want. The easiest way. But my dear friends, following the Lord, we cannot take shortcuts. We cannot shortcut our way through sacrifice. Hindi pwedeng, hindi tahakin ang landas ng sakripisyo. And the CBCP statement shares with us where this sacrifice, where we can find this sacrifice. Renewal of the church, it says, requires the renewal of the clergy and consecrated persons. For this, we take inspiration and an example from the tender scene of Jesus washing the disciples' feet. Si Jesus naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. John chapter 13, verses 4 to 5. Jesus rose from supper and took off his outer garments,
He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with a towel around his waist. Sinigurado ni Jesus na walang balakid sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Kaya tapos na ang hapunan at nagtanggal ng kanyang damit. Walang balakid. Sinigurado ni Jesus na siya ay handa sa paghuhugas. Kaya may tubig at may balabal. We learn from the Lord. We want renewal, then we have to take all obstacles away. Alisin ang dapat alisin. Ihinto ang dapat ihinto. Layuan ang dapat layuan. My dear friends, we make ourselves ready. We overcome obstacles and we take what we need. Iwasan ang mga pagsubok, pagtagumpayan ng mga pagsubok at paghandaan ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. A renewed servant leader leads in communion with the Father, which means he leads in prayer and silence. A renewed servant leader leads in communion in mission, which means a leader in sacrifice and service. Kung gusto po talaga nating manguna sa paglilingkod, kailangan nating manguna sa panalangin. Kailangan nating manguna sa katahimikan. Kailangan nating manguna sa sakripisyo. Kailangan nating manguna sa misyon. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil mahusay tayo. No. Kundi dahil meron tayong sinusundan. We dare to live in prayer. We dare to lead in silence. We dare to lead in sacrifice. We dare to lead in service. Because Jesus has gone before us. Not because we are the best. Not because we are good. No. But because Jesus has gone before us. May nauna na sa atin, sumusunod lang tayo. At yung nauna sa atin, ang magdadala sa atin upang manguna sa paglilingkod. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be. Maraming salamat po. Thank you very much. We would like to announce that our Lenten recollection, parish Lenten recollection, will be on March 26. 26 ba, no? March